po ba yung mga bagay na hindi mo dapat gawin kung ikaw po ay gumagamit ng condom? The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining. Hello everyone! So, ito po again, Sarah Mi FC, ang inyong lingkod. So, for today's vlog, tatalakayin po natin ang paalala sa mga kalalakihan na gumagamit po ng mga kondom. Ano ba yung mga bagay na hindi mo dapat gawin kung ikaw po ay gumagamit nito? So, samahan niyo na po ako and let's start. Number one, tearing a condom. Opo, lagi pong tandaan, hindi po nakakasexy sa mga kalalakihan kung ikaw po ay gagamitin mo ang iyong ngipin para ano, para buksan yung pocket o yung condom or to rip off the condom, ano? Kasi bakit po? Pwede po dito mapunit, ano? Pagkagat mo, eh, na-excite ka, napunit din, ano? Hindi mo alam na may butas na pala. Ayun. Tapos magtatanong ka, bakit nabuntis mo? Joke. Next is expired condom. Opo, hindi po natin lalahat, eh, ng mga kalalakihan, pero may mga ngilan-ngilan na may gumagamit po talaga ng expired condom. So, pwede po kasing ang reason nila is what? Walang pambili, or sabihin nating sayang, wala pa namang butas. Pero gusto ko lamang po inform sa inyo mga sir na kapag po expired condom na, pwede po kasi malusin yung elasticity po nung condom na yon. So pwedeng feeling mo, kung kunyari, for example, sinuot mo, wala namang butas, and habang ginagamit mo, mapunit. Okay? Yung po yung posibleng mangyari kung ikaw po ay gumagamit ng expired condom. Next is pocket. Opo, karamihan po talaga sa mga kalalakihan para mabilis ang paggamit, ano, at hindi maiwanan, inilalagay po saan? Sa kanilang bulsa or sa kanilang wallet, ang kanilang condom. Opo, sa mga klasikong hapo nga noon, ano, nung nursing students talaga ako, meron po talaga silang tinatago sa kanilang wallet. Oh, hindi ko pinangalanan ha. Hindi ko kayo pinangalanan. Pero anyway, karamihan po talaga is laging merong handang condom sa kanilang wallet or sa kanilang bulsa, mga kalalakihan, para ready lagi. Anyway, dito po hindi po advisable na gawin po ito or ilagay po sa pocket or sabihin nating sa wallet. Bakit po? Posible po kasing magkaroon ng pagkalutong ang ano, yung condom, ano? Kaya usually kapag mapapansin mo, kapag laging nasa wallet mo and then gagamitin mo, hindi mo aakalain na posibleng maglutong yung plastic and posible ding magkaroon ng malagkit, ano? Kasi yun po yung nagiging cause kung bakit nagiging malagkit ang condom sa kadahilanan ng ano, lagi po kasing nandun sa mainit na part, dun sa may bulsa or sa wallet. Kaya hindi po ito advisable na ikaw ay maglagay ng ano, ng condom sa pocket or sa wallet. Next po yung lubricants, ano? So, karamihan po sa mga kalalakihan, kahit na po gumagamit ng condom, ay gumagamit pa rin po sila ng lubricants. Opo. May mga types po kasi tayo ng lubricants na kung alin lang po yung pwede para sa latex condom, ano? So, mas mainam po na ano, na huwag tayong gagamit ng oil-based lubricant. Kasi bakit po? Nakakalutong po ito ng ano, nung latex product, ano, katulad ng condom, ano? Hindi po sila advisable, like for example, petroleum jelly, vegetable oil, yung mga ganun po, hindi po sila advisable na gamitin. Kung ikaw, for example, meron pong condom dito, and then lalagyan mo pa ng oil-based lubricants, ano, like petroleum jelly or vegetable oil lubricant. Ano, mas mainam pa rin po na ano, na water-based lubricants lamang po ang gagamitin kung ikaw po ay gagamit ng ano, latex product like condom. Next po, reuse the condom. So, never ever do that po na magamitin muli ang ginamit mo ng condom na ikaw ay gagawin mong huhugasan mo na lang at sasabunin at iipitan at para gamitin para sa susunod na paggagamitan. Tandaan po na single use lamang po ang condom. Opo, wag po tayo manghinayang dito. Opo. This unroll in completely po. Ano, karamihan sa mga kalalakihan na first time gumamit po ng condom, may mga chances po talaga na pagkakamali ang pag-insert ng condom, ano. So hindi pa po sila bihasa sa paggamit ng condom, ano. Normal lamang po ito. So for example, nag-insert ka po dito ng condom and then hinila mo yung tip, ano, para nga naman pag ikaw ay nag-ejaculate, doon po lalabas yung doon po may stuck yung tinatawag na semilya, no. So kapag mali po kasi ang paglagay mo ng condom, ang nangyayari dito sa tip, 'di ba?
doon dapat po lamang pupunta yung tinatawag na similya, pwede pong may chances na mag-leak hanggang doon sa pinaka-base ano ng ari ng mga kalalakihan, ano. So kapag po nag-leak 'yon, tendency habang po ikaw nakikipag-contact, pwede po 'yun ano dumikit din sa body ng ano ng mga kababaihan na may chances din po itong makabuntis. Mas mainam po kung sakaling sa una pa lang na alam nyo na may pagkakamali na sa paglagay o pag-insert ng inyong condom, ano, mas mainam pa rin po natanggalin ito at itapon na lamang po at gumamit ng panibagong condom. Next is unrolling it completely, ano. So karamihan sa mga kalalakihan, alam naman po nila kung ano ang proper way on how to insert condom, ano. Pero po may mga ngilan-ngilan po talaga na may mga ganitong ginagawa, yung unrolling it completely. So ano po yung sinasabi ko? For example, ito po yung ari ng isang lalaki, ano. Ang ginagawa nila, for example, meron silang condom, syempre pinupunit na nila, nire-rip up na nila yung packet, and then ina-unroll na nila yung mismong condom, ano. So natatanggal na, no. So naka-design po kasi po talaga ang condom as ano, rolled po talaga siya para pag in-insert mo diyan, ini-slide mo na lang hanggang papunta sa base, ano. So ang ginagawa nila, ina-unroll nila yung condom. So sakalang po nila ini-insert yung condom kapag naka-unroll na. So never ever do that po kasi pwede pong mapunit yung ano, yung condom. So what is the bottom line of this vlog po? Ano, mas mainam pa rin po gumamit po tayo ng condom para makaiwas po tayo sa mga nakakahawang sakit. For example, STD, STI, HIV, AIDS, ano. So mas mainam pa rin po na malaman po natin on how to use it properly, kung paano po ito ilagay, at yung mga hindi po dapat natin gawin kung po tayo ay gumagamit ng condom. So this would be the end of my vlog po. Thank you so much for watching and hopefully na may naiambag ako sa inyo for tonight. So maraming salamat po. God bless. Thank you and bye-bye. And yes po, shoutout time. Maraming salamat po sa lahat ng silent viewers ko, mga nanonood sa akin, and mga commentators ko na palaging nandyan. Binabati ko po si Sir Luma TV na nasa Ajman, UAE. Maraming salamat, sir. Si Sir Raul Tumandao and Sir Oliver Osoladino. Hello po, sir. Thank you so much for watching. God bless. Next po, ano, si Sir Aris Orbito po na lagi sumusuporta sa akin dyan sa Italy. Maraming salamat po, sir. Po, ano, aside kay Sir Aris Orbito na from Italy, binabati ko rin po si Sir Rolando Abaya from Milan, Italy, na lagi rin po nandiyan. Thank you so much po, sir, for watching. Kasi hindi ko nabati yung ano, misis niya birthday down nung last October. So, talaga siya nabati. Sorry, sir. Pero, belated happy birthday po sa inyong misis. God bless. Bati ko rin po si Ma'am Hanifa Dumangka. Thank you so much po, madam. Next po, isama ko na rin na si Sir Bernard Panisa na laging nandiyan. Nagko-comment sa aking comment section. Maraming salamat, sir. Ano, binabati ko po si Sir Madrigal Haron from Riyadh, Saudi Arabia. Thank you so much for watching, sir. Binabati ko rin po si Sir Marvin Mabini from Madrid, Spain. Hello, sir. Nakakatuwa na po kasi top OFW talaga. May taga Saudi Arabia, may taga Italy, Spain, Belgium. Nalibot ko na yung mundo. Ako na rin po si Sir Harry Ferrer. Hello po, sir. Thank you so much for watching kasi matagal na daw siyang follower. Sir, kung hindi po kayo nasi-shoutout before, sorry po, pero hopefully na napasaya ko po kayo ngayon. But not the least po, ano, si Sir Roland Micolo from Tanawan, Batangas. Hello po, sir. Thank you so much for watching. At sa lahat mo ng mga nanonood sa akin, mga silent followers ko po, silent viewers and commentators na laging nandyan. And yung mga bashers ko na din na laging nag-unlike sa akin. Hello po, sir! Madam, thank you so much for watching and God bless po! Lang